Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi inaalis ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang posibilidad na magkaroon ng major eruption ang Bulkang Mayon. Sinabi ito ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol kasunod ng tila pagkalma ng bulkan. Ipinaliwanag pa ni Bacolcol na kinukonsidera nilang eruption ang kasalukuyang aktibidad ng Mayon. Dagdag ng opisyal na isang effusive eruption ang nangyayari sa bulkan gaya ng mabagal na paglalabas ng lava, pero hindi nila inaalis ang posibilidad ng isang energetic eruption. Samantala, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng banayad na pagdaloy ng lava sa crater summit ng Bulkang Mayon Biyernes ng madaling araw, June 16. Sa larawan na ibinahagi ng PHIVOLCS na kuha 12:21 ng madaling araw, makikita ang unti-unting pagdaloy ng lava. Ibinahagi rin ng PHIVOLCS ang time-lapse video na kuha sa Paulog Ligaw Observation Station kung saan makikita ang rockfall at pyroclastic density current activities ng bulkan. Walang dapat ikabahala sa nakitang crack o bitak sa Boni at Ayala stations ng Metro Rail Transit Line 3 kasunod ng magnitude 6.3 na lindol sa Batangas, Huwebes ng umaga, June 15. Sinabi ni Department of Transportation o DOTR Assistant Secretary for Railways at MRT 3 Officer in Charge Georgette B. Aquino, walang idudulot na panganib ang nakitang crack at nagsasagawa na sila ng kaukulang aksyon ukol dito. Ipinag-utos na rin ng kagawaran ang inspeksyon sa iba pang MRT stations upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang commuters. Pansamantalang natigil ang operasyon ng MRT maging ng ibang tren kasunod ng lindol na naramdaman din sa Metro Manila. Tinatayang nasa 15 katao ang patay habang 10 ang sugatan sa banggaan ng isang bus at trailer truck sa Trans-Canada Highway sa Manitoba, Winnipeg, Canada. Sa ulat ng Canadian Broadcasting Corporation, nagkaroon pa ng pag-apoy sa tindi ng banggaan ng 2 sasakyan. Sa initial na investigasyon, galing ang pampasaherong bus ng Dauphin at patungo ng Carberry ng banggain ng semi-trailer truck. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.